Hello mga kasamo, ang isishare ko sa inyo ngayon kung magkano ba ang bili ko sa ating tanaka. At bago po yan, intro muna tayo. Mga kasamo, yung manok ko na tanaka, binili ko noon, 7 months old po sila. Pair po yun binili ko. At ngayon, medyo malaki na sila. At yung mga bloodline talaga natin dito, kung i-compare natin doon sa iba, yung tanaka natin, mas ang tanaka talaga, mas snappy talaga sila pag tumayo. Hindi katulad ng iba na medyo, kasi ang tanaka galing po yan ng Japan, kaya tinawag sila ng tanaka. Doon sa kanila, sa Japan, pag nag-aalaga ka ng samo, ang bloodline na kanilang inaalagaan na manok, ang sinasabi nila na tanaka, ipilido po yan ng nag-aalaga ng samo. Kaya tinatawag na siyang bloodline kasi katulad ko na nag-aalaga ako ng samo sa kanila, ang kanilang ipilido mo, yun ang tinatawag nilang bloodline sa kanilang manok. Marami talagang mga samo sa Japan na hindi lang tanaka ang bloodline. Yung iba na ay usamo, na ay guhan, at marami pa talaga. At ang sa akin lang, kasi dito sa amin sa Mindanao, pag tanaka at saka dumpo, mga mamahalin po yung mga manok. Kaya naisipan ko noon, nag-aalaga pa ako noon ng mga huluano na crossbreed. Pag-isipan ko, kapag bibinta at saka sa samo, huluano at saka samo, pagbinta sa kanila, mas okay talaga ang samo kasi yung sisiw, makabinta ka ng sisiw 1 month old, 1.5, dun sa iba, sa akin 1K lang po. Pag sa huluano naman, walang bibili niya ng 1K ang sisiw. Minsan, binibili nila yan 200 at saka 100. At saka, ang hirap maghanap ng mga customer sa huluano. Lalo na pag crossbreed na, hindi na pure. Kasi mahirap talaga dito pag mga pure ng huluano. Mahirap ka nang maghanap. Kaya, mas marami talaga ang Japanese Samo o Samo na pure dito, kaya ito na ang inalagaan ko. At ipapakita ko sa inyo yung hitsura ng ating tanaka bloodline. Ito po yung tanaka. Napakalaki. At saka ngayon, nag-1 year at kalahati. So, 12, naging 1 year at saka 5 months na po ito siya. Itong tanaka ko. Ayan. Tingnan nyo, laki. Ayan o. At tingnan nyo ang tindig. At ang presyo naman ito, sabi ko sa inyo maya-maya. Makita ko muna itong tanaka natin.
Marami na po akong ina-out nito na mga sisiw. At saka marami na rin ako dito ang mga bloodline, mga kalahi niya. Kasi may mga sisiw naman ako na tinira at ginagawa kong breeder. Kaya nahati na po ito sila. At itong iba, ayan, tanaka po yan. Saka ipapakita ko sa inyo yung babae rin natin na tanaka. Ito po, 5 kilos and 7 grams na po ito. Ito kalaki. Binibreed ko po ito ngayon. Sila. Ito po yung babae. Babae na tanaka natin. Makalaki din. At may isa pa tayong babae na papakita kasi trio po yung binili ko na tanaka. Galing po ito ng Japan. Tapos dinala sila dito sa Pilipinas. At nakabili tayo. Saka ito po yung babae na ano. At ito po yun ang tanaka natin. Trio po to sila. Nagsi 7 months po to binili ko. Tingnan nyo ang mukha. Ayan. Ang bili ko po nito sa trio 7 months. 7 months na po ay 45k. 7 months. $45,000 po tong trio. 7 months pa po sila binili ko. Binibreed ko po sila ngayon. Dito sila sa loob ng mga breeding pen natin. Kasi na ang breed ko ngayon po, solid na dumpo at saka solid na tanaka na naman ang binibreed ko. At ipakita ko sa inyo yung anak natin sa ating IG na at tanaka na lalaki. Yung lalaki na pinapakita ko niyo kanina, ito. May tinira ako na lalaki, anak niya, at saka anak sa ating IG na babae. Crossbreed na po siya. At napakatangkad niya ngayon. Mas matangkad pa siya nito sa ating tanaka na pure. At inuulit ko po, ito po na linyada ay Japan po galing tanaka blood. Ang bili ko po nito, dalawang babae at saka isang lalaki, 45k po. 7 months old po sila. Ipakita ko sa inyo yung anak nila na crossbred ng IG.
ito po yung Tanaka IG natin. Na kanyang nanay, kanyang tatay ay Tanaka at saka yung nanay niya ay IG. Yan. Malaki pa sa kanya at matangkad. Crossbred ko, nagpa-crossbred talaga ako minsan kasi naghahanap po tayo na nag-experiment po tayo kung paano sila mag-expand at produce tayo ng mga malalaki pa sa mga breeder natin. Kaya ito ang resulta sa ating Tanaka at saka IG na pinag-crossbred natin. Dito sa sa Mindanao, wala pa ako natong nagbe-breed ng Tanaka at saka IG kasi pinofocus nila Dumpo IG at saka Dumpo at IG ang pinofocus nila. Sa akin dito, pinag-crossbred ko po ang Tanaka at saka IG. Ito po yung nang resulta. Yan. Pakatangkad. At saka may kapatid din siya na babae kasi isang pair po ang tinira ko. At ipakita ko sa inyo yung babae natin. Ito po. At 4 months pa po sila. Ito, 4 months pa po sila. At saka yung lalaki na pinapakita ko ngayon. 4 months pa po sila. Ganito na sila kalaki. Nag-upgrade na talaga sila. Nag-upgrade na ito. Ito yung mga Tanaka natin na pure. At yun, nasabi ko na sa inyo yung presyo na binili ko na Tanaka Trio. Ang halaga po ay 45,000 Trio na po ang binili ko. At yun lang po ang may share ko sa inyo sa ating mga bloodline na Tanaka bago po ako naka breed ng Tanaka. Medyo may kamahalan po talaga ang Japanese Samo ang bibilhin mo pag malaki na. Kasi yung bawat isa nga dito sa amin, pag magbinta kami ng, yung iba magbinta ng 1 year, naghahalaga na po yun ng 30,000 ang bawat isa. At may bibili naman. Pero may bibili naman, mag-ano lang sa presyo. At saka yun na po ang share ko sa inyo sa aking mga alaga na bloodline na Tanaka. At kung bago ka lang sa aking channel, paki-like, subscribe, at hit the notification bell para susunod ko mga video, ma-update din kayo.